Magsasagawa ng sariling investigasyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pagkakaaresto ng isang pari na tinangkaumanong makipagtalik sa isang menor de edad na babae sa Marikina. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Suspendido na sa pagkapari si Monsenyor Arnel Lagarejos ng Taytay Rizal Parish matapos umanong makipagtransaksyon sa 16 anyos na bugaw para makipagtalik sa 13 anyos na babae. Nakakulong ang pari sa Marikina City Jail matapos mahuli sa entrapment operation. Hindi pa rin siya nagbibigay ng kanyang panig. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga nasangkot na menor de edad. Ang pamilya ng biktima tumangging magbigay ng pahayag sa media. Habang nag-iimbestiga ang pulisya sa reklamong human trafficking laban sa pari, mag-iimbestiga na rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang kaso, hawak ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Kapag ang simbahan ay nakita na talagang merong pakakamali at saka talagang dapat parusahan yung pari, pinapadala sa Roma. Ang puruso ng simbahan ay yung pagkapari mo, pagka-estadong pari mo ay alisin sa iyo. Wala raw masamang record ang 55 anyos na pari sa Diocese of Antipolo o CBCP. Pero tingin ni Cruz, maaaring hindi ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng Monsenyor. Sinakay pa raw yata ng sakyan, nadalim pa yata sa isang lugar, ewan kung saan. Parang sanay na. Pero hindi pa ako nagpapasya. Kaisipan ko lamang yun. Ayoko namang magpa. Ang naisip ko lamang, kung ito'y totoo, nakakahiya. Aabangan daw ng Marikina Police ang desisyon ng piskalya kung sasampahan ng kaso sa korte ang pari at kung pwede ba itong magpiansa. Pero sabi ng CBCP, kahit makapagpiansa ang pari, bawal na muna siyang magmisa sa publiko hanggat may nakasampang kaso. Kahit hindi rin daw magsalita si Lagarejo sa investigasyon ng simbahan, uusad pa rin ito basta may testigo. Nakikipagtulungan na rin ngayon ang Diocese of Antipolo sa investigasyon kaugnay ng pagkakaaresto kay Lagarejos. Tricia Zafra, GMA News.